Hi guys! So magbe-bake tayo ng banana cake ngayon and nakaset na yung oven. Ngayon nag-anon ako ng banana, nag-ripe, yung ripe banana. So, ito, inano ko na siya. And then lagyan ko siya ng egg. So, 2 eggs ang nilagay ko dito. So, yung banana ko, yung ripe banana ko is only 2 pieces. So, okay lang yan. And then, 2 eggs. So, tamang halo lang po tayo para maano yung egg. And then, maglalagay po ako ng sugar. 3/4 cup sugar. So, i-dissolve po natin yung sugar. And yan, tamang halo lang din. Mix. Para ma-dissolve yung sugar, hindi buo-buo pagka-bake mamaya. So, hindi natin masyadong ano na siya pagka meron na yung baking soda. Yung ganun. So, yan, dagdagan natin ng oil. 3/4 cup of oil. So, mix lang din natin siya para ma-mix nang maayos yung oil, sugar, egg, yung ripe banana. So tamang halo lang din para yung ano talaga yung sugar talaga niya is ma-dissolve talaga siya. So wala naman problema kasi wala pa naman yung baking soda diyan tsaka baking powder. And then, maglagay ako ng vanilla. So, 1 teaspoon vanilla. Nilagay ko dyan. And then, lagyan ko ng 1.5 teaspoon salt. So, minix ko lang din para ma-dissolve din yung salt. So, hindi siya buo. May alat, may ano, may tamis na hindi na, kasi dahil hindi na ayos na ang pagka-mix. So, mix lang natin ng mix kasi wala pa naman yung ano, dry ingredient natin, ready ingredient. So, haluin lang natin. Tamang halo lang. Kasi mamaya pagka meron na yung dry ingredients, hindi na pwede masyadong halo. Basta nahalo lang siya. And then, sa dry ingredients na tayo, naglagay ako ng strainer. So, 1.5 cup of flour. 1.5 cup ko yan. And then, ilagyan po natin ng maglalagay ako ng 1 teaspoon baking powder and 1 teaspoon baking soda. Yan. So, tamang sala lang po tayo para yung mga buo-buo maiiwan sa strainer. So, ayan. Wisik-wisik lang. And then, ihalo na natin yung dry ingredients sa wet ingredients. Ayan. Ihalo na natin. At tamang halo lang din para yung mga baking powder and baking soda ma-dissolve din silang sila? Ano daw? Sila? Anyway, ma-dissolve din. And then, para maayos, may ano din yung ano, pantay yung lasa. So, tamang halo lang din. So, dyan na tayo sa halo. So, ilagay ko siya sa bread pan. So, ang ginamit ko bread pan dito kasi maliit lang din naman yung ano nagawa ko. So, bread pan is okay. So, nilagyan ko lang siya ng butter. Inanuhan ko lang yung ano niya kasi baka mahirap yung pag ano, baka magdikit or something. So, nilagyan ko siya ng butter. So, it depends on your butter flour and wax paper pwede para hindi siya dumikit sa baking pan. So kaya nilalagyan natin ng ano para hindi magdikit. Mahirap
tanggalin. Sayang din. So, eto na. Inayos ko na. At naset na rin yung oven. Kasi 15 minutes ko yung inon ko na siya. And then, low heat ko lang siya ng 190 degree. Para hindi masunog yung binibake natin. So, ready na. Ilagay na natin. So, kasi gusto ko mag-cupcake. So, naglagay na hati na lang. Nilagay ko sa cupcake pan. So, eto na ang finished product. So, it's so yummy. Ang ganda ng pagka-bake ko. I love it. So, thank you for watching. See you in my next vlog.